So itong mga nakakaraang araw nga lang ay naglabasa ng mga rumor tungkol dito kay Damian Lillard na gusto niyang umalis dito sa Portland Trail Blazers at baka nga matrade siya sa ibang team. At syempre habang itong rumor na ito, itong issue na ito ay mainit pa nga, naglalabasa ng mga dating interview about kay Damian Lillard at mga iba-ibang tweet niya tungkol dito kay Damian Lillard at sa mga player na gusto nga siyang maging kakampi. At isa nga doon itong si LeBron James dahil nung interview nga nung 2018 ay muling bumalik ngayong 2021 tungkol dito sa interview ni LeBron James about kay Damian Lillard. Ito, panoorin niyo sinabi ni LeBron. Do you think he's underestimated? No, I don't think so. But he definitely uses that. I like how he uses that, but I mean, true, if you're a true basketball, which is not a lot of, it's not a lot of true basketball minds and people that understand the game. But for me, I understand it. I know. Give me Damian Lillard. I'll show you how appreciated it is. So nung itong si LeBron James ay nasa Cleveland Cavaliers pa nga noong 2018 sa anilang pre-game interview bago nila kalabanin sila Lillard at ang team ng Portland Trail Blazers. Nabigay nga sa kanya ang isang tanong kung ito bang si Lillard ay underappreciated dito sa NBA. At ang naging sagot nga dyan ito ni LeBron James na hindi nga daw. At para nga daw sa mga tunay nakakaintindi ng basketball at merong mga basketball mind ay hindi nga underappreciated itong si Damian Lillard para sa kanila. At sa huling huli, sinabi nga nito ni LeBron James na give me Damian Lillard and I will show you how appreciated he'll be. So para bang sinasabi ni LeBron James, ibigay nga daw sa kanya si Damian Lillard at ipapakita nga daw niya kung gaano daw i-appreciate ng NBA fans itong si Damian Lillard. So nung panahon nito, nag-spark din ito ng rumors pero nawala din yon at ito, bumalik na naman itong interview ni LeBron James from 2018 dahil sa mga trade rumors dito kay Damian Lillard. At para naman sa ating next update tungkol naman ito sa laban na nangyari ngayong araw, Game 5 between the Clippers and the Phoenix Suns dahil inambakan niya ng Clippers itong Suns 116-102 para nga hindi pa matapos ang season nila at ma-force nga nila ang Game 6. Grabe nga ang performance nito ni Paul George sa kanilang win or go home game against the Suns sa kanilang Game 5 matchup. Umiscore lang naman siya ng 41 points, meron siyang 13 rebounds, 6 assists at 3 steals. 75% lang naman ng kanyang field goal percentage, 20 shots ang kanyang tinira at 15 doon na shoot niya nga. At 3 out of 6 naman siya sa 3-point line para nga buhati ng kanyang team na Clippers. Ito namang si Reggie Jackson ay may 23 points, si Marcus Morris ay may 22 points para sa Clippers. Dito naman sa Suns ay itong si Booker na una syempre sa kanila with 31 points. Si Chris Paul naman ay may 22 points and 8 assists. At dito nga rin sa laban na ito, itong si Jay Crowder ay mukhang nainis niya sa kagalingan na ito ni Paul George dahil meron niyang dirty play na ginawa itong si Jay Crowder na nag-agree naman ang mga NBA announcer noon at isang former referee na si Steve Javi na very unnecessary daw yung ginawa ni Crowder na yon. Ito, panoorin nyo nga yung dirty play na ito ni Jay Crowder kay Paul George. At para nga sa last part ng ating video, panoorin nyo nga mga pangyayari sa Game 5 between the Los Angeles Clippers and the Phoenix Suns. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!